Yung ganyan. So parang free legal advice yun. Kasi nga, yes. Mm-hmm. Dahil nga nandyan si Attorney Acosta, mm-hmm. so ang laking bagay para sa kanila yung na makatipid. Pero ang galing, dumadating yung white heat point na parang hindi nag-exist yung camera. At parang silang dalawa lang talaga. Tapos parang init na init talaga at gusto nilang magsakalan talaga. Tapos alam mo, doon ko talaga din nakita na dinadaanan nila yung bawat proseso ng isang tao. Pagka galit ka, di ba? Kailangan ilabas. Kailangan you talk to the person, kukonfrontahin mo siya. And then mm-hmm. the next step, pag hindi ka maintindihan, na-frustrate ka, lumalabas na yung ugat mo dito, nagagalit ka na. Mm-hmm. So the third will be magagalit ka na, mm-hmm. tapos magiging, ayun na, either magkaka-physical na sila, o talagang ano. And then, pag narinig na nilang, nagsalita na yung trio tagapayo, pag binigyan na sila ng advice, doon mm-hmm. kumakalma. Na happy naman kami kasi meron laging point of realization. Pero for them. May mga episodes kayo dyan, mga away tungkol sa asawa. Oo. Yung inagaw nung girlfriend, pati yung mister, kay misis. Oo, meron yung jeepney driver na nagkaroon siya ng textmate na pasahero, tapos yung misis, nung araw lang na yun niya nalaman, dun sa set na merong, na siya yung textmate, parang ganun. Oh. So talagang huminto kami sa gitna kasi talagang hindi niya kinakaya. Mm-hmm. Talagang sobrang nashock siya sa mga bagay-bagay. Pero merong iba talaga na ngayon na sumusulat na kasi parang so, gusto nila magkaroon ng closure yung bawat problema nila. Ako hindi nagtataka, baka isang araw magigess ninyo, bigla na lang ang ka-textmate niya pala ay cameraman ninyo. Meron ka bang nakukuhang mga feedback dun sa mga past guests yung sa face-to-face kung tuluyan mo silang nagkaayusan or lalo nag-away. Na alam mo, nung last week, may dumating na dalawa, yung dalawang magkaibigan na for 10 years na nag-away sila, na yung away nila, pati yung mga kasambahay nila, kasama dun sa away nilang mag-best friend. Wow. So 10 years na sila magkaibigan, nag-away-away, na may tungkol sa utang, tapos parang gagamitin yata yung pera sa pagpapaayos ng ilong. Mm-hmm. Bumalik sila ngayon dyan sa studio. Tapos, nag-thank you sa akin. Na parang, thank you, Ami, dahil sa face-to-face. Okay na bati sila. Na kami, okay na kami. Parang ganon. Nakakatuwa pag may mga ganong mga nagpupunta pa talaga bumabalik sa studio. Miss Ami, bihirang-bihira yung dalawang lalaki. No? It's usually females. Mga babae. Or isang lalaki versus isang babae. Pero never dalawang lalaki. Bakit kaya? Ano kaya yung... Di ko alam. Pero nung, alam mo, isa sa pinakamataas naming rating ay yung nagtapat si kumpare na mahal ko, si kumare. Mm-hmm. Parang ganon. Mm-hmm. Tapos bihirang nagsasalita yung lalaki, mm-hmm. si Loloy. Mm-hmm. So talagang lahat ng simpatya nasa kanya. Mm-hmm. Kasi parang, alam mo yun, bilang siya yung talagang kinawawa. Mm-hmm. Kinawawa at na-inlove yung misis niya dun sa kumpareng kasama mm-hmm. nila sa bahay. Mm-hmm. Yun. Nakakalungkot lang kasi dahil din sa programa na to, na-realize ko na walang sapat na proyekto ang gobyerno talaga mm-hmm. para sa mga mahihirap. Mm-hmm. Yun talaga. Kasi napansin ko, sa hirap ng buhay, wala silang alam na ibang gawin kundi mag-chismis, mangutang sa mangutang. Kung may livelihood projects ang mga misis na ito, mas gawaing board din. Gawaing board eh. Chismis, tapos mag-aanak. Tapos pagising pa lang sa umaga, parinigan sila ng parinigan. At yan ang ginagawa nila sa araw-araw. Sa sobrang galit nila sa isa't isa. Tapos, wala rin masyadong proyekto ang gobyerno when it comes to dun sa kalusugan nila. Kasi makikita mo talaga, halos lahat na ng aspeto sa ano nila, pinapabayaan nila. Tapos maisip mo din, wala silang ginawa kundi mag-chismis, mag-anak, mag-bingo, mag-tong eats. Dahil wala nang ginagawa eh. Tapos hindi pa doon, magbato. Nako. Yan. Yan ang mga nakakatakot. Teka, bato meaning shabu. Shabu, oo. Kasi sa sobrang, parang ang dali lang, ganun lang, nakukuha nila. So, yun, talagang dun ko napatunayan na walang masyadong proyekto ang gobyerno. Kaya nakakalungkot din. Tapos bilang host din sa amin, minsan parang feeling ko napipikon kayo na, Teka! Ah, pag maingay sila, oo. Kasi hindi na nga kasi magkaintindihan minsan sa floor. So, parang nagkakagulo minsan, ganyan. Pero, I don't know, napaka-strange at napaka-weird kasi minsan pag ginanong ko lang yung kamay ko, teka, nakikinig naman sila, tumatahimik naman sila. Parang yung boss talaga. Oo, pag ginanong ko yung kamay ko, wala na, hindi na sila magsasalita. Pero merong iba talaga, ayaw tumigil. Kailangan yata ng pito. Oo nga, parang kailangan ko ng ganito at mga ano, meron yung ganyan.
Teka, marami pa tayong gusto itanong kay Miss Ami. So, makinig muna tayo ng balita. Sa, ito, gusto ko makita mag-face to face yung dalawang to. Ang pangarap natin, Ariel, ay bubulong natin kay Miss Ami mamaya. Kung pwedeng imbitahan dito sa studio, sa face to face, si PGMA at saka si Noy Noy. Ayun. At face to face. Ba, maganda yan, ha? Oo. At isang nakikita ko, ang pangarap ko rin dyan ay, kung gusto niyo magkarambulan, eh, i-guest nyo si Papa Erwin. Isa sa panel, di ba? Maganda yan. Yan. Bibigyan ko sila ng magandang payo. Ayan. Pag hindi makaya, eh, sabihin ko, magbugbuga na lang kayo dyan. Okay, so babalikan mamaya natin si Miss Ami Perez. Punta ulit tayo sa ating balitaan. Bukod sa mga salitang ondoy, anli, imo at ampatuan, hulaan nyo kung ano ang isa pang salita na nominado bilang Word of the Year. Sirit ano na? Yun? Sirit ano na ba? Ano ang sagot ni Romel Lopez. Kung dati rating minamaliit lang at pinagtatawanan ng mga Jejemons, ngayon may dahilan na sila para magmalaki. Ang salita kasing Jejemon kandidato bilang Word of the Year ng Pilipinas Institute of Translation ng University of the Philippines. Kasama rin sa 10 pasok sa listahan ng mga salitang naging parte ng buhay ng mga Pinoy ngayong taon. Tulad na lang ng mga salitang ampatuan, anli, load, tarpo, solve, imo, namumutbol at undoy. Kaya naman ang mga devoted na Jejemons na tulad ni Ina Alfonso, masayang-masaya sa balitang ito. Parang masaya kasi dati minamaliit nila, parang minamaliit nila kami, pero ngayon sumisikat na. Aminado naman ang DepEd na banta ang lingwaheng Jejemon sa paglinang ng communication skills ng mga kabataan ngayon. Nakikita na raw kasi nila ang epekto nito, lalo na sa pagbabaybay o sa spelling ng mga salita kapag gumagawa ng mga sanaysayang mga bata. Pero wala naman daw problema ang DepEd kung gagamitin ng mga kabataan ng lingwaheng ito, basta hindi raw ito makakaapekto sa formal nilang pagbabasa at pagsusulat. Ang gusto ko lang namin mangyari, yung mga texting should be done right, yung teaching should be done correctly, and that learning should be there. At yung ating ano, bayan sa Pilipinas is a center for the learning and teaching of English in the Asia and the Pacific. So we would like to maintain or enhance that particular level. Paalala din ni Secretary Mo na balis na sa mga guro, sa darating na pasukan, maraming mga Jejemons ang magbabalik sa loob ng silid-aralan. Ang kailangan lang, tutukan sila at hikayatin ang mga ito na gamitin at mahalin ang lingwaheng Pilipino na ating kinagisnan. Pinagsabihan ko sila na pakitignan na yung gagamitin ng mga bata sa texting, eh, tama yung grammar, tama yung construction of the sentence, at saka yung spelling nila, huwag yung shortcut. Para at least hindi maka-deteriorate yung sinasabi ko na practice makes perfect. Ngayon, pagka nag-practice sila na panay shortcut, panay mali-mali yung construction, eh masasanay sila sa ganon. Yan ang aksyon mula sa Quezon City. Romy Lopez, News 5. Papa Erwin, atong si DepEd Secretary Balisno. Okay. Well, alam mo, hindi mo na naitatanong yung ganyang buhok. Oh. Mahirap gawin niya. May mga bigay yan. Easy! Easy! May, mahal yan sa parlor. May mga kahoy yan na ano para maiangat mo. Madidemanda tayo nun. Gusto ko naman. Sawang-sawan ako sa demanda. Anyway, kung ilang mga obispo ang tatanungin, dismayado sila sa naging performance ng Papa Alista Pangulong Arroyo. 22 Catholic bishops mula sa total na 44 na lumahok sa isang on-air survey ang nagbigay na bagsak na marka sa 9 na taong panunungkula ni PGMA. Ilan sa naging basya nila para bigyan ng lagpak na grado ang Pangulo? Ang lack of transparency, mga kontratang may bahid ng korupsyon at mga program tulad ng manumalyang NBN-ZTE broadband deal at fertilizer. Fans, come! Mahigit 70% ng kalakalan dito sa Pilipinas ay binubuo ng maliliit na negosyo. Kaya naman may ituturing na isa sa mga dahilan ng paglago ng ekonomiya ng bansa ang mga nauusong mini-gosyo. Dahil dito, inilusad ng PLDT Ka-Asenso, isang programa na tutulong magpalakas sa microbusiness industry. Sa pamamagitan nito, malalawakin ng PLDT ang aspeto ng komunikasyon ng mga mini-negosyante para mapadali ang kanilang mga transaksyon. Naiintindihan daw kasi ng PLDT ang pangangailangan ng bawat Pinoy na mapaunlad ang kabuhayan.